Hello, mga ka-fuller at mga ka-ibags. This is me, Ate Jazz. And welcome back again to my channel. And today's video, I share ko sa inyo ang mga regalo ni Madam dahil malapit na ang Eid. So, ipapakita ko po sa inyo dahil masaya ako kasi naalala ko at mabigyan na kahit na medyo minsan nagagalit siya. Excuse me. Malapit na kasi ang Eid, siguro mga 10 days na lang or mga 7 days nga ganyan. Makatapusan niya pa eh. Hindi ko sure. Pero natutuwa ako pero hindi ako natutuwa. Yung binigay sa akin damit, kung ano yun, kung nakikita nyo, yun sa likod ko, eto daw po ang aking isusuot. So, tcharan! Ano siya? Terno siya? Para siyang ano, ayan. Kikita nyo? Ayan. Ayan ang aking damit. Tapos, terno siya. Terno siya ng ganito. Actually, hindi talaga ako nagsusot ng brown. Pero, thankful na din ako kasi naalala ko, diba? Ayan. Siyempre, thank you din ako. kahit na hindi ko gusto, yun naman po ang maganda kasi kahit na simpleng bagay or kahit na hindi mo gusto, i-appreciate mo kahit na maliit na bagay or malaki, kailangan nating i-appreciate kung ano yung binibigay sa atin, tama? So, i-flex ko din po yung binigay ni Madam na bag. So, ito yung ano, nakita din ako dito. So, ayan, ang ganda, di ba? Text ko lang to. May pang ano na ako. May panghada na ako pag uwi ko ng Pinas. Diba? Ang cute niya. Oh, may mga beads siyang ganyan. Ayan. Ang ganda. Pwede niya ilagay mga cellphone. Mga kung ano-anong anik-anik. Diba? Ang cute. Pero pwede rin to sa akin, baby. Damulag. Shout out kay Jasmar Gwyneth Marquez. Ayan. So, ito yung unang bag. Then, dumako naman tayo sa pangalawa. So, ito naman nagustuhan ko siya rito. Ano siya? May tatak na rin siya. Ika lang ha. So, ayan. Ang ganda. Diba? Ayan. Ang tatak niya is Aldo. Eh, hindi ko alam kung tunay yung pronunciation ko ha. Aldo or Aldo. Or Aldo. Diba? Kasi may mga, baka mamaya may mga mag-comment na naman dyan yung aking pronunciation. O, sensyon na, kadama lang ako rito sa Saudi Arabia. Anyway, so ayan, ang ganda. So, pwede siyang ganun. And, pwede rin siyang i-ano, shoulder bag. So, ayan siya, ayan. Pwede siyang ganun. Diba? Ang cute niya. Kulay blue naman siya. Ayan, may tatak pa. So, bagong-bago. Amoy leather. Tignan natin ang loob, mga kaibags. So, ayan. Oops, may papel pa. May papel. Hindi pa siya ginamit. Siguro to hindi nagustuhan ng anak ng amo ko, kaya binigyan na lang sa akin. Hindi siya na, ano, maganda siya. Hindi siya nagamit. Walang gasgas eh. So, may tatak pa siya, diba? May branded, o, diba? May pang ano na ako. May pang lagay na ako ng mga, cute. Diba? Cute. So, ito naman ang pangatlo. Ito naman, yung pangpunta ka ng mga party, mga ano, actually, pwede rin yan pang party eh. Ayan. Ano pang ano tatak nito? Patakbuhin. Pero hindi maganda siya. Bago pa din. Hindi pa rin na... I think nakita ko to sa amo ko. Ano eh. Isang beses lang niya nagamit. Isang beses niya lang nagamit. Tingnan ko kung anong tatak nito. Wala. Hindi ko siya makita. Iconic. Ayan. Ang ganda. Pang ano, marami kang may lalagay. Diba? Ang ganda. So, ganyan. Pwede pong ganyan. Ayan. Hi, Mare! Ayan, ganyan. Mare, tara na. Let's go na. Ayan. Ah,
number 3. So, ito naman ang green. Green naman siya. So, lahat to yung papabagahe ko na lang kasi hindi na kasya sa ano ko, sa dami ng mga pinagbibigay sa akin. Actually, marami siyang binibigay. Yung mga babasagin. Hindi ko malaman kung paano discarding gagawin ko para hindi mabasag sa bagahe. So, ayan. Kulay green. Hindi ako mahilig sa green pero may pagbibigyan na ako nito eh. May pagbibigyan na ako at mahilig sa green. Yung aking kaibigan. Kaibigan pong putik. Ay, char. So, ayan. Diba, green. Actually, ito green din eh. Ito yung panglabas-labas ko. Ayan. Panglabas-labas ko to pag lumalabas kami ni na madam. Pag maalis kami, punta kami ng mall or hospital. Tapos, so, apat na bagang binigay sa akin. Regalo. So, ayan po lahat ang naibigay, ang ganap for today. And I am very happy dahil kahit pa paano naalala ko, kahit ang madam ko eh minsan, syempre lahat naman ng mga madam at mga ano eh may mga ugali. Pero mababait naman na may mabuting puso. So, ayan. And meron din pahabol ang aking amo. Ito, binigay sa akin din. So, pabango siya at may tatak din na body spray. Mabango din siya and ang bango. Naamoy niyo ba ako mga kaibags? Ang bango talaga. Nakakaano siya. Nakakainganyo. Nakakainganyo. So, ayan. Ayan ang aking ganap for today mga kaibags. And sana po naano kayo. Hindi ko alam kung ma-inspire kayo dito sa video ito. No, pero maraming salamat na rin po sa lahat po na nanood. Please follow my page. Likes and comments po. And share na rin para mapanood po ng iba. And I hope someday na ma-monetize na po itong aking page. Kasi dalawang beses na pong na-reject at hindi na-approve ni Meta. Dahil nga dun sa before na mga uploads na nag-viral pero hindi naman akin. Kaya nag-original content ako. So, yun hindi ko po nalinis agad-agad. Kaya, sorry, sayang talaga. Sorry to myself. Hindi ako na-approve. Pero, hopefully soon na ma-approve na ako. Ayan. So, maraming salamat po mga kaibags and mga ka-follower. And I love you all. God bless. Samahan niyo ako hanggang sa huli, ha? Bye-bye! Hello, mga kaibags and mga ka-follower! Welcome back again to my channel! This is me, your Auntie Jazz! So, usapan na naman tayo ngayon. May pag-uusapan tayo. About dun sa mga papasalubungan, sa mga OFW na pa-uwi. Ano? Meron lang akong isang kuru-kuru ba? Kasi nangyari to sa akin nung last na umuwi ako ng Pinas. Nag-ipon ako. Ganito yun. Ganito yung eksena. So, sana maging matuto kayo. Kasi ako ngayon talaga hindi ako magpapasalubong. Magpapasalubong ako pero yung konti lang. At saka hindi na katulad ng dati na bongga na lahat ibibigay. Lahat nag-ipon talaga ako ng bonggang-bongga. Pero ngayon, hindi na. Bilang na lang din ang bibigyan ko or bahala na kung sino lang mabigyan ko. Kasi nung nangyari sa akin, nung last na umuwi ako, eto. Nag-ipon naman ang bonggang-bongga. Pinabagahe ko siya. Then, binigay ko. Nagbigay ako sa mga kapitbahay ko or ano. Kasi ako talaga naman hindi ako madamot. Alam na mga malalapit sa akin. Hindi ako madamot talaga. Tapos, nung meron akong isang concern na kaibigan, ha? Nating kaibigan, pero ngayon, kumbaga, split na. Split na, yun, no? Ay, wala naman mag-jowa. Tapos, may nangyari, hindi niya pinahalagahan yung binigay ko. Hindi niya inisip yung sakripisyo ko na para maipon yung mga gamit na yun, ha? Hindi niya pinahalagahan. Kasi ako, alam niyo, kahit konting bigay mo sa akin, kahit na maliit, talagang papahalagahan ko yun, tinatago ko yun. Masyado akong maano sa mga bagay-bagay. Kumbaga. Tapos nung nakita ko, ito eksena, nakita ko, dun sa kaibigan niya. Sabi ko dun sa kaibigan niya, uy, parang
ko yan. Sabi kong ganyan sa kanya. Pero hindi ko naman siya pinahiya. Tapos sabi niya, oo, binigay ito ni ano eh. Kasi ganito ganyan. Ang main purpose ko dito, ang main reason ko dito, kung ibinigay sa'yo, huwag mong ibibigay. Kung baga kahit na hindi mo nagustuhan, or hindi mo na, ano, dapat i-appreciate mo. Kailangan, ano, hindi ko narinig na, oh, thank you, ganito. Hindi ko narinig sa kanya yon. Kaya ngayon natuto na talaga ako na pag nagbigay ako, talagang yung ano na lang, yung kung sino yung malapit sa akin, as in malapit na malapit na lang, or kapag anak ko, kahit sino, basta yung may appreciate yung binigay ko, yung pinaghirapan ko. Kasi bawat sentimo, ayun, kaya kung ako sa inyo, mga kababayan, mga kaibas, kung uuwi kayo, isipin nyo yung pinaghirapan nyo. Naghirap kayong kumita ng pera, tapos mababaliwala lang, diba? So, kaya kailangan matuto tayo. Ako, syempre, ano, lesson for mistake. Siguro may kukwento ko rin to balang araw or sa mga susunod kong video, sa mga susunod kong uploads at sa mga susunod kong mga vlog. Yun nangyari, kaya ako napabalik ulit dito sa Saudi Arabia. Pero may kinagandahan din kasi sabi, ito favorite ko na quotes, everything happened for a reason, talaga. Doon ako naniniwala and expect the unexpected way. So yun ang pinaka gusto ko talaga sa lahat ng mga quotes na para sa akin yun ha. So ibabahagi ko po sa susunod ko ng mga vlogs na ano, ayun. So ayun, thank you very much po sa lahat ng mga nagsuporta and thank you for 13,000 followers and counting po, papunta na po tayo sa 14,000 followers and salamat po sa lahat ng mga nagsuporta and I hope soon ma-approve na po yung aking monetization sa ad in stream ads at saka sa mga ibang tools. Kaya supportahan niyo pa rin po ako at huwag niyo po akong bibitawan at sama-sama po tayo hanggang huli. So this is your Ate Jazz and maraming salamat. Don't forget to follow, share, comment, and share.